sa karera niyo. Yes po, na in our industry na minsan masyado na namin napapakinggan kung ano ang sinasabi ng mga tao. And people have different opinions, they have different values. So kung na-experience ko po kasi na habang pinapakinggan ko yung bawat isa, though it's nice to hear constructive criticism, pero at the same time, pag papakinggan mo yung bawat isa dyan, para kang mababaliw ka eh. Kasi you're gonna have to follow each one of them. Eh, iba-iba po sila ng concept, gusto sa buhay, gusto para sa'yo. So, yun ang medyo parang for me delikado once na masyado nagbabasa ng mga comments, ng mga sinasabi. I get to, it gets in my head and masyado na akong nag-iisip na ano ba dapat yung ginagawa ko. So when that happens, it's important to go back to your roots, kung ano talaga yung ikaw mismo, kung ano yung nasa puso mo na kinalakihan mo, kung ano yung para magawa mo na true to yourself, so you stay true to yourself. Kasi nga, kung papakinggan mo yan, nakakabaliw siya talaga. Ayun, yun yung delikado sa social media. Ako naman po, importante po sa akin na magkaiba po talaga yung social media at saka yung personal kong buhay. Pero ako naman po, nasanay, parang ngayong year, parang kumukota po ako sa mga sa mga issues, ganyan. Para sa akin, as long as kilala ko po yung sarili ko, kung ano yung ginawa ko, hindi na po kailangan mag-matter kung ano yung sinasabi ng ibang tao. And kung may sinasabi naman po sila, ako po hindi ko po talaga binablock yung mga bashers, yung mga taong nagda-doubt sa akin. Kasi yun din po yung nagagamit ko eh. Kapag kunwari sabihin ng isang tao na ganito ako, ganyan ako, mas kinikilala ko yung sarili ko na hindi. Kilala ko yung sarili ko, hindi ako ganun klaseng tao. Last question, was there a time na naisipan nyo na mag-detox sa social media? Ako po, hindi po. Kasi ako, meron po akong dalawang Instagram talaga. Meron po akong private Instagram. And meron din po akong public. Halos lahat nga tayo may ganun na po eh. Kasi yung mga pinupost ko na lang po sa social media, sa public ko yung about sa work po, kapag may kailangan po akong i-update sa mga supporters. Promo. Promo, ganun projects. Kaya meron po ako ng private kasi dun po fina-follow ko yung mga kaibigan ko talaga, yung mga close sa akin, pamilya ko, ayun po. So, never pa naman po nagkaroon ng time na umalis talaga ako sa social media world. As for social media detox, I don't think for me ha, there's no need for that kind of social media detox. As long as you're very intentional when it comes to using technology and you're very selective with what you're doing, because it's already 2019 eh, we all need social media for, that's how we build connections, that's part of our work. So kung magdi-detox tayo from that, it's gonna be very hard for us, di ba? So we just have to be very selective and intentional when it comes to technology use. I mean, because of bashers, walang instance na yan. So far si Ariel, parang ako. Pero si Sa akin, nagawa ko na po yun before. Hindi ako nagde-delete ng account. Pero I delete the app off my phone. Para lang po ma-refresh ako na mawala din yung stress. Kasi minsan kahit hindi ka magbasa, makakarating pa rin sa'yo somehow. Because of people tagging you or napag-usapan. So pag ganun, hindi mo din maiwasan na hindi pumasok sa utak mo. So that's when I know na it's time for me to take a break of social media. Parang sa akin naman healthy yun for me. Iba-iba naman po kasi tayo. So for me it's healthy kasi refresh ko na din yun, refresh button na wag muna akong mag-social media.
Pero hindi na naman po mararamdaman yun kasi nga hindi naman ako nagde-delete ng account or anything. It's just for my personal peace of mind. Okay, thank you. Thank you, Pedro. Ano, Archie lang yan, TJ.